Hapon mga Cantors, welcome back to my channel. Gagawa tayo ng short video ngayon mga Cantor. Bali, update tayo sa converted na foot pump ni Sir Lorenzo Bernard. Bali, papakita ngayon sa inyo mga Cantor yung kanyang air gun. Kung ano yung itsura. Para na rin po sa mga gusto magpa-convert dyan, sa mga nagtatanong-tanong. Una ko pong sasabihin sa inyo, una po maraming salamat sa mga subscriber, viewers, mga kaibigan at sa mga customer na nagtitiwala sa atin at kahit medyo delay yung mga gawa natin, maraming salamat pa rin po. So bago ko simulan yung video na to, sa mga customer natin na may in-order sa atin, medyo paintay-intay na lang po kasi medyo mahina yung kalaban. Paintay-intay na lang po. Lalo na kay Precious Febailes, kay Sir basta may nag-order sa akin, isi-shoutout ko mamaya, nasa listahan naman yung pangalan niya, nakalimutan ko, medyo marami-rami na rin kasi sila. So po, ito po yung unit ni Sir Lorenzo Bernard. Papakita ko po sa inyo at explain ko po yung mga ginawa ko dito, nilaro ko po yung kanyang unit. Sige po. So ayan, yan na yung air gun ni Sir Lorenzo. Nice. Bernard, hindi pa napinturahan. At saka yung silencer, hindi pa yan 100% natapos. Abali, dinisplay natin para makita natin yung itsura niya. Ito na yung kanyang air gun. Hindi natin pinutol, hindi natin pinadikit dito yung sleeve. Kasi para medyo may ibang itsura siya. Ito na siya mga Cantor. Yung purpose nito para makalagay tayo ng magandang silencer. Kasi pag sa kanyang barrel, maliit lang. So yan yung ginawa natin. Tsaka dito na rin yung mount niya. Ginamitan ko ng Rubicon lid, yung para sa TV lang yung ginamit natin mga Cantor. Binasa natin ng muriatic para maging malinis, para madaling dumikit. Nilagyan natin yung scope na BSA. Tsaka yung butt niya, medyo ibahin din natin ito ng konti. Lagyan natin ng grip. So yun, maganda na siya. Pinakita ko na ito sa kanya, sabi niya pogi na raw ng kanyang unit. Yan kung makikita niyo mga Cantor, pag napinturaan yan, okay na yan. Yan, maganda rin yung silencer niya. Yan mga Cantor, yung silencer na ginawa ko is napakamura niyan kasi pump yan ng bike. Kung naalala niyo sa vlog natin, yung pump ng bike yung ginamit natin. Yan pa rin yung ginamit ko ngayon, stainless lang yung, wala lang kasing kulay yung pinili kong pump ng bike. Kaya maganda siya, tamang tama lang. Tapos maganda tingnan yung sleeve nya. Yun. Kaya marami kasing nagtatanong kung paano ko daw lagyan ng sleeve. Hindi ko na na-share sa inyo kasi medyo mahirap pag walang naka-video, tsaka medyo mahaba yung ano, pero yung sleeve nito mga Cantor, kinat ko lang to sa ilalim. Hanggang dito lang yung cut. Buo yung dito sa dulo, buong tube yan. Walang cut yan. Maganda pag ginawa niyan mga Cantor, tapos may ginamit lang ko dyan sa loob na parang adhesive niya. Para tumigas, tapos ito naman yung inlet na ginawa natin. Yan, na-try na natin yan sa vlog natin na lagyan ng hangin, pero ngayon tinanggalan ko muna kasi naghinang tayo dito. Gamit yung Rubicon lid, sa mga nagtatanong, Rubicon lang, nasa mga electronic shop, hardware, basta Rubicon lang kasi yung hindi Rubicon na lid, walang flux, yung papatibay sa kanya yung flux nya, tsaka yung muriatic, yun, napatibay yan. Bali, hindi ko na pinutol mga Cantor, mula dito yan, sa may kasahan, sa may lalagyan ng bala, pinahaba ko na yung mount natin para pwede malagyan ng ibang scope kung ano mang ilalagay nila dito para maka-adjust sila. Hindi ko na pinutol para mas matibay. So yun lang po mga Cantor yung share natin, pero bago natin tapusin yung video na to, mag-shoutout muna tayo. Magpapasalamat tayo sa mga taong nagtitiwala sa mga customer. Sana po hindi kayo magalit, medyo paintay-intay lang po, medyo hindi po madali yung mga ginagawa nating parts. Shoutout pala, credits pala kay Sir Ronin Acnoy Santos, sa kanya ako nadali or nakuha yung mga experience or mga ideya na to. Yung mga sleeve na to, so ako na rin, sa akin na to nag-originate. Ako naisip ko lang kasing lagyan to. Tapos yung pag dito yung gauge, ako na rin yung gumawa niyan. Ewan ko lang kung may nakagaya niyan.
May mga ideya rin kasi tayong ginagawa dyan. So yan po, bago po tayo magtapos sa ating vlog, share ko sa inyo yung dumating nating parts. Nandito na yung para kay Sir Gen Juicer na offset tsaka tank, para kay Alexander Dichoson, para sa mga manju nila. Dumating na yung order natin, kalbo na naman yung bulsa natin, butas, dahil sa mga order na to. Hindi rin kasi tayo mga canter masyadong nag-overprice sa kanila, kasi nagsisimula pa lang naman tayo. Importante ngayon yung customer natin. So yun, shoutout pala ulit kay Merino Sporting Hub, sa kanya Kuya Nadali, tsaka sa nagbigay nito ng Baofeng na walkie-talkie. So yun, bago tayo magsimula mag-end mga hunters, mag-shoutout muna ako. Stay tuned lang po at pwesto muna tayo. So yun, mag-shoutout muna tayo mga hunter. Ngayon lang daso tayo nakagawa, kasi kanina lang natin ginawa yung air organizer, kasi yung anak natin medyo hindi maganda yung pagkaramdam kahapon. Hindi ko parang pag binitawan ko ilagay ko sa higaan niya, umiyak siya, kaya yun, isang araw tayong bumantay ng bata. So yun, yung shoutout natin na to, walang ano to, hindi ko na kung sino muna or ano, basta nilista ko na lang yung mga gustong shoutout. Kayo nang bahalang ano sa mga pangalan yung mga canter, sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat. Unang-una po sa lahat, si Explora Panther, shoutout sa iyo idol. Kay yours J Adventure, shoutout. Kay Philippine Valiente Argana, shoutout sa iyo idol. Maraming salamat po lagi sa mga comments, sa mga pagpanood ng ating mga vlog. Kay UB Lifestyle TV, shoutout. Kay Bayabas Angler, andingin niya to, shoutout sa iyo sir. Salamat sa panonood sa mga video natin. Kay Balagbag Mix Center, shoutout sa iyo idol. Kay Dano Casla Galvez, shoutout. Aliwa Center, idol, shoutout sa iyo. Kay Ibon TV, shoutout sa iyo idol. Kabusing RRC, shoutout. Kay Ney Dungginis, classmate, shoutout sa iyo classmate, ingat palagi. Kay Ergan Vlogs, Yasha TV. Kay Antonio Arcelia, shoutout. Kay Precious Feb Bailes, paintay-intay na lang po ng order nyo sir. Medyo mahinang kalaban, pero this week matatapos siguro natin, or by Monday papadala na natin. Kay Tribu de Tigre TV, shoutout po. Kay Yon Hunter, shoutout po. Hardtick 23, kung naalala ko, sa si Hardtick 23, siya yung nag-comment, excited daw siya makita yung unit ni Sir Lorenzo Bernal. So yun sir, eto na yung unit, nakita nyo na kung ano magiging kalabasan pag napinturahan to, pag nalagyan ng bipod, maganda na to. Kay RJ1 Villa, shoutout. Kambal ni Balagbag, shoutout sa idol. Ilang beses na nag-comment siya nito, pero siguro ngayon ko lang talaga na shoutout siya. Kay Julian C from Bohol, from Bicol, shoutout sir. Kay Jake Di Guzman, palaging nanonood sa mga video natin, shoutout. Kay Nympha Jane Dumlao, shoutout. Kay Bagwang Ariel, shoutout po. Kay Ilocos Pergan TV, shoutout. Papa Gods. Kay Boy Anisheta. Kay Sir Roland Cortez, na palagi nanonood sa mga vlog natin, salamat po. Kay Newman Gumahog, Junior Ata Basanal, shoutout po. Sa mga new subscriber natin, kay Toto Vlog, tsaka kay Caro Jer Channel. Ayun, lalo na kay Sir Oni Naknoy, special shoutout sa Sir Oni. Kay Lorenzo Bernard, ewan ko lang kay Sir Alvin Suriano, hindi na siya nakachat sa akin. Nung last time, nagtitesting na siya, baka umalis na siya kasi nabook na yung ticket niya, babalik na siya sa abroad, kaya hindi namin masyadong napaganda yung unit niya. Marami pa sana akong gagawin dun, kaso aalis daw siya, kaya nirush na namin. Masugat lang ko tayo. So yun po mga hunters, susundin ko muna yung mga kapatid ko sa school. So ayun po, sa mga customer ko, so ulitin ko po sa mga nagtatanong sa atin, syempre alam naman natin mahirap magtiwala sa mga units, sa pera, kaya ngayon nasa inyo na po. God bless na lang po sa inyo, at maraming salamat din sa mga nagtatanong. Minsan kasi nagtatanong, gusto nila si Udi, hindi po natin kaya yon kasi mahirap lang tayo, hindi natin kayang magpa si Udi, hindi na natin kayang gumawa ng mga units na
walang budget, kaya sana po maintindihan nyo pag gumagawa talaga ako. Kahit napadala nyo ng unit, pag wala pang budget, hindi natin yun magagawa kasi umorder lang din tayo ng mga parts sa mga legit supplier. So, ayun po. Lagi ko pong sinasabi, tiwala lang yung puna natin. Pero balang araw po, baka kung sakaling pala rin tayo at magka-stock tayo ng mga spare parts, hindi nyo na kailangan magano, mag-down or kailangan magbayad ng pera muna para gastusin sa mga parts kasi wala rin tayo. Shoutout rin kay hindi ko naalala, may kagabi may nagpagawa sa akin, galing din ito kay Lilo pero nasa tawi-tawi siya ngayon, sir. Kung alam mo pangalan mo, hindi ko naalala pangalan mo kasi nakabidyo tayo, hindi ko matingnan sa Facebook. Shoutout sa sir, salamat sa tiwala. Nag-down siya kanina ng 6,000. Magpapagawa siya ng food pump din daw, i-convert na rin sa PCP. Mura lang tayo mga canter, murang-mura tayo yung gumawa kasi hindi pa natin napanindigan yung pagsingil ng mga malalaki kasi nag-umpisa lang tayo. Kaya sa gusto rin umorder ng airgun o magpagawa, PM nyo lang po ako, Airgun Repair Jess. Yan po ang account ko sa Facebook, kung sa mga bashers, sa mga magagaling na mga gumagawa ng airgun dyan, shoutout sa inyo. Sumasaludo po ako sa mga magagaling na mga maker ng airgun at nag-aaral, patuloy pa rin po akong nag-aaral at na inaaral kung paano pa yung gumanda yung mga unit natin kasi minsan may mga nagsasuggest din sa atin, nagtuturo sa atin ng mga ibang tips. So yun, maraming salamat sa inyo. Aral ako para mas matuto pa ako. Maraming sikat dyan, maraming malalaking maker dyan na kilala, lalo na Sir Omi, yung M3 dito sa Iloilo. Pero tayo, simple lang tayo, ano lang tayo, maliit na vlogger lang tayo. Kaya po, sa mga gusto lang kong pagpagawa, PM nyo lang po ako. At sa mga gustong magtanong, baka matulungan ko po kayo, ay PM nyo lang ako, comment na lang po kayo. Tsaka susunod nating video, yung Manju Patrol ulit. Gagawin natin yan, PCP. Puro Manju Patrol. Pag may ibang video tayo susunod, i-video natin. Yun lang kasi yung mga topics natin always, airgun. So sige po, maraming salamat po. God bless po sa inyo.